Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang posibleng pagkuha kay Paul George ng Golden State Warriors. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang lumabas na update sa pagpapapirma ng Los Angeles Lakers kay Chris Paul. Habang tumatagal nga po mga katrops ay mas lalong umiinit nga pong usapan patungkol sa magiging kalagayan ni Klay Thompson sa Golden State Warriors since as of naman nga po ay questionable na ang kanyang future. Ayon nga po sa nalabas na balita ngayong araw, tuluyan na nga na pong nahinto ang ginagawa sa ng negosasyon ng front office ng GSW at ang kampo ni Thompson patungkol sa kanyang magiging bagong contract extension. Kaya mismong si Klay na nga po nagsabi na kung siya nga na po ang papapiliin ay mas gusto pa rin nga po niya na manatili sa lineup ng Golden State Warriors. Pero syempre gusto rin naman nga po niyang respetuhin ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagkuha niya dito ng 3-year contract. At kung hindi nga na po ito ibibigay ng Warriors sa kanya ay wala na nga po siyang magagawa kundi lumipat na lamang ng ibang team na alam kung gaano kalaki ang kanyang halaga. Ngunit kahit man nga po mga katrops umalis si Klay sa GSW ay hindi rin naman nga po ito magiging problema sa kanilang team since plano rin naman nga na po nilang kunin si Paul George bilang pamalit dito ngayong offseason. Yes, tama nga po ang inyong narinig mga katrops. Ayon nga po kay Brett Siegel, binabalakan na nga po ng kanilang front office na magkipag-agawan kay PG-13. Gayong isa rin naman nga po ito sa mga posibleng manlalaro na magiging available sa trade o free agency. Samantala, poon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa lumabas na update sa pagpapapirma ng Los Angeles Lakers kay Chris Paul. Base nga po mga katrops sa nalabas na balita noong nakarang araw ng NBA insider na si Eric Pencos ng Bleacher Report, naniniwala nga daw po ito na kukunin nga daw po ng front office ng Los Angeles Lakers ang 12-time All-Star na si Chris Paul once na maging isa na nga po itong ganap na unrestricted free agent. Sa ngayon nga po mga katrops ay meron pa nga po itong 30 million na non-guaranteed contract sa Golden State Warriors, ngunit wala rin naman nga po siyang kasiguraduhan kung kukunin pa ito o hindi ng kanilang team since hindi nga po naging maganda ang kanyang unang season. Kaya expected nga po na i-buy out na lamang ito ng GSW sa mga susunod na linggo. At once nga po na mangyari ito ay pwede na nga po siyang kunin ng Lakers sa pagbubukas pa lang ng free agency. At ayon nga po sa kalalabas pa lang na balita, marami na nga daw pong miyembro sa loob ng organisasyon ng Lakers ang sang-ayon sa ideya na pagkuha kay Chris Paul, lalo pat matagal na nga po nila itong gustong makuha ng mga nagdaang taon pa sa NBA. Pero syempre hindi rin naman nga po ito magiging madali, gayong may ibang mga teams rin naman nga po interesado sa pagkuha sa kanya kagaya na lamang ng Los Angeles Clippers. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH, para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.